kasamaan ako ritong sugatan. Kaya kailangan nyo silang magamot. Kapag may namatay sa kanila, ikaw ang una kong papatayin. Bakit nila ginawa to? Bakit nila tinangay yung mga anak namin? Ang balita ho eh, kinuha yung mga pera, pagkain at lahat ng gamit ng mga taga-ron. Iligtas niyo po yung anak ko. Nakikiusap ako sa inyo. Ano, hindi ko makita yung bala. Halika rin ko! Halika rito! Ako magawa para sa tatay mo. You've proven a lot of people wrong, including me. Kaya please, Annalyn, galingan mo. Kasi sayang. Sayang kung hindi makikilala ng tao si Doktora Annalyn Santos. May tapis yung bala. Kailangan ko hanapin yung bullet fragments. Nasa delikadong lugar eh. Kapag tinanggal ko to, baka dumugo ng dumugo. Eh, wala naman tayo reservang dugo. Ano mangyayari kapag walang dugo? Pwede mamatay yung pasyente. Di ba sinabi mo magaling kang doktor? Ngayon, gawin mo yan, ligtasin mo si Manong! Dok, yung tatay ko! Wait, pero rapid ang pulse! Annalyn, yung control the bleeding! Hindi na maramdaman yung pulso. Pinatay niyo si Manong! Sige na! Unin niyo to! Labas niyo na! But you have to stay strong. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Pinatay niyo si Manong! Ngayon, papatayin ko kayo! Kaya ko pa siyang iligtas! Eto na! Kaya na! Iligtas na siya! Okay na siya! Salamat, Dok! Anong problema mo? Ikaw may malaking problema. Nagseselos na ang misis mo, may payakap-yakap ka pa. Ang daming tao dito. Paano kung may makakita sa inyo at magsumbong kay Moira? It's like you're confirming na may koneksyon ka kay Lynette. Ay, kinocomfort ko lang si Lynette. Kinocomfort? Hindi mo kailangan gawin yun. O baka naman sinasadya mo, Dok? Ano? Para-paraan lang? Ang dumi mo mag-isip. Hindi ka nag-iisip! Huwag mo nga pairalin yung pagsiselos mo dito. Hindi ako nagsiselos. Kaya ako nagpunta dito para makasiguro na ligtas si Lynette sa mga pinaggagawa mo. Lahat ng dumidikit sa'yo, pinapahamak mo eh. Alam mo, may isang malas ka eh. Hindi kaya ikaw ang malas? Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin mapapasagot si Lynette. Gago ka! Ano? Magigigit sa sinasabi mo, ha? Masakit mo marinig ang totoo, ha? Ano ba kayong dalawa naman na? Michael! Hindi na nga umapakali sa mga nangyayari, tapos dadagdag ka pa! Pwede ba? Kesa mag-away kayong dalawa, isipin na lang natin kung paano natin mababawi si Annalyn! Tita Lynette! Dok, may update na po yung ano, mga polis. Tara po! Ninang! Kagabi ka pa namin tinatawagan, hindi ka sumasagot! I know, and I have been purposely ignoring you because I'm just trying to rid myself of all this mess. Can you just leave me alone? Ninang, may nangyari po kaila Zoe. What? What happened to my daughter? Kinuha sila ng armadong grupo sa medical mission. What? Tara, puntahan na natin sila ngayon. Annalyn? Annalyn? Annalyn! Annalyn! Annalyn!
you do it? Did you save him? Oh, maligtas na siya. Isusutsure ko na lang. Isusutsure ko na lang. Mercy! 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 I'm so proud of you. I never doubted you. I know you can do it. Alam mo, kahit hindi ko sinasabi sa'yo, sobrang proud ako sa'yo. Alam ko, kaya mo yun eh. Sigurado ka dito sa area po na to eh. Ito ba bayan pa ito? Kabibigay lang ho sa amin ito. Hindi ko alam kung paano nakuha yung number namin, pero mukhang galing sa kanila. Kailan ka mga anak niyan, Risa? Ang sabi, baka sa Pasko daw. Pero parang lalabas na nga eh. Ayoko pa sana kasi yung kumadraw na dito, napilayan yung kamay dahil nagkaroon ng engkwentro ng makalawa. Mga dok, may gusto pa po ba kayo? Okay na po kami. Maraming salamat. Salamat ulit sa pagligtas niyo sa tatay ko, ah.
Pasensya na rin kayo sa mga nangyayari. Niyo pa ba kami papakawalan? Ha? Nagawa na namin gusto niyo, di ba? Ano pa ba kailangan niyo sa amin? Zoe, please. Ano please? Nag-i-enjoy ba kayo dito, ha? Gusto niyo magstay dito? Ako hindi. Gusto ko nang umuwi. Please. Pakawalan niyo na kami. Niligtasan namin yung tatay niyo, di ba? Zoe, tama na. Gusto ko na. I wanna go home. Pasensya na kayo, pero wala kasi sa akin yung desisyon eh. Dok, kain na po kayo. Sige, may iwan ko muna kayo. Kapitana, sir, meron na ho ba kayong balita? Kasi medyo, kanina pa ho kami nag-iintay, ilang oras na rin po kami nag-iintay dito eh. Wala ho bang iba pang mga video po ng anak ko? Kamusta po yung, si Annalyn po, nahanap na po ba? Ma'am, yun po yung inaalam pa namin. Inaalam? Eh, kanina niyo pa ho po sinasabi sa akin yan eh. Hanggang ngayon wala pa rin kayong balita. Eh, hindi niyo ho ba kayang i-trace yung number na nagpadala nung video doon sa cellphone ninyo? Hindi niyo ba kayang gawin yon? Hindi natin madidetect sa GPS ang location nila. Eh ano pa ho ang silbi ninyo? Bakit kayo nandito kung wala rin ba pala kayong naginagawa? Kalma naman. Kumalma! Nawawala yung anak ko. Gusto niyo kumalma ako? Kayo kaya mawala ng anak? Sa tingin niyo ba kaya niyo mag-relax? Lahat na lang kayo gusto niyo mag-relax ako dito. Eh nawawala nga yung anak ko wala sa tabi ko. Gusto niyo mag-relax ako? Oscar, kumakain na yung mga doktor. Kailan ba natin sila papakawalan? Kapag nagamot na nila lahat ng mga kasamahan nating sugatan. Tay? Tay. Ano? Ligtas na ho kayo. Maraming salamat sa inyo. Tay, pwede na po ba natin pakawalan yung mga doktor? Manong, may naisip akong ibang paggagamitan natin sa mga doktor. Ano? Boss, kapitan. Wala ba tayong magagawa po na kahit ano? Kaibigan din naman po namin si Doktora Annalyn, si Zoe, si Doc Luke. Sana naman po mabalik na po siya sa amin. Please. Ginagawa na po namin ang lahat para mailigtas ang mga doktor. Chief, sinabi ba nila sa inyo anong kailangan nila? Magnanakaw po ang grupong ito. So, hindi malayong pera ang gusto nila. Pera? Magkano ba kailangan nila? Ibibigay ko sa kanila. May ligtas lang si Annalyn. Sir. Kapitana. Sir. Hello. Sir. Nagustuhan niyo ba yung pinadala naming video? Mas hindi niyo magugustuhan ang gagawin namin kapag nahuli namin kayo. Hello? Hello? Nasaan ang anak ko? Nasaan si Annalyn? Anong ginawa niyo sa kanya? Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Ikaw pala ang ina ng batang doktora. Magaling siya. Oo, ako ang nanay niya. Anong ginawa niyo sa anak ko? Kapag sinaktan niyo ang anak ko, pagbabayaran niyo lahat ng ginawa niyo. Hahanapin ko kayo. Ako ang makakalaban ninyo. Ngayon, alam ko na kung saan namana ng batang doktora yung tapang niya.
Nakikiusap ako sa inyo. Ibalik nyo na si Annalyn. Ibalik nyo ang anak ko! Huwag kayong mag-alala. Ibabalik din namin si Doktora sa inyo. Hindi rin naman sila abuti ng Pasko rito. Ang tutuusin nga eh, malaki nga ang utang na loob namin sa kanya dahil niligtas niya ang buhay ng manong ko. Ang galing! Ang ibig niyo sabihin? Buhay si Annalyn? Oo. Buhay pa silang lahat. Hello? Ano preba niyo na buhay pa si Annalyn? Aba! Kung ayaw niyong maniwala, edi wag. Ano ba kailangan niyo? Pera? Basta. Antayin niyo yung susunod ko na tawag. Bye. Hello? 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 Hello po? Oscar, ano ba ang plano mo? Bakit kailangan mo pang paglaruan ng mga magulang na mga doktor? Ano? Para alam lang nilang kalaro natin sila. At kapag hindi sila sumunod sa gusto natin, mapipikon ako. Nagawa na natin yung gusto nila. Ano pa bang kailangan nila sa atin, ha? Why don't they just tell us? Why are they keeping us here? Ikaw, Luke, kailangan mo na magamot. Zoe, huwag mo na akong isipin. Okay lang ako. Ano okay? Nakita mo ba itsura mo, ha? Yung mukha mo punong-puno na ng pasa, pati cuts. Kailangan na magamot yan, baka ma-infect yan. Cute pa rin naman ako, di ba? At nagawa mo pa talagang mag-joke, ha? Ah, so joke lang na cute ako? Ouch! Anong tinatawa-tawa mo dyan? Wala. Hanggang dito ba naman naglalandian kayo? Ang sabihin mo, inggit ka lang. Wala ka kasing ka-love team. Kung gusto mo, pumili ka. Madami dyan, oh. Excuse me, matutulog na lang ako, no? Kayo ba, guys? Okay lang ba kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Ako, okay ako. Na-OM lahat. But I have to. Gusto ko pa maging second year resident. In a month or less, neuro na yung rotation natin. Tapos, nangyari pa to. Zoe, magtiwala ka lang. Makakaalis tayo dito. Magiging second year neurosurge residents pa tayo. Makakapag-celebrate pa tayo ng Pasko kasama yung mga pamilya natin. Kaya magtiwala ka lang. Ano? Nagustuhan niyo ba yung pagkain? Oscar, pakawalan niyo na kami. Ginawa na namin yung utos niyo. Okay na si Manong, di ba? Oo nga, pakawalan niyo na kami, please! Sorry. Hindi pa tapos yung mga gawain niyo. Hindi pa kayo makakaalis. You're full of crap, you know? Tapatin mo nga kami! Ano ba kailangan mo, ha? Pera? Sabihin mo na para masabi ko sa daddy ko! Ang siswerte niyong mga mayayaman kayo. Hmm? Pero hindi mo alam na ang hirap maging mahirap. Alam mo ba? Namatay ang nanay ko dahil hindi kami pinapasok sa ospital. Kaya kaming magkapatid na lang nagpalaki sa isa't isa. Oo! Oh, kailangan namin ng pera. Pero hindi pera ang solusyon sa kahirapan. Hindi pa kayo makaka-uwi! Marami pa kayong magagamutin! Sino? Okay.
Dr. Enriquez called. Mapunta na raw sila ni Moira. Pero hindi ko masabi sa kanila tungkol kay Zoe. I can't. RJ, buhay pa doon yung mga bata. Talaga? Paano niya nalaman? Nakausap niya sila? Tumawag yung mga kidnappers dun sa mga polis. Ang sabi ng leader, buhay pa daw sila. Tumawag lang? Hindi niyo nakausap? Walang pruweba? Ginagago talaga tayo mga hayop na yun. RJ, ang sabi kasi nila, kung ayaw nating maniwala, wala silang magagawa. At saka, ang sabi nila, hintayin lang daw natin yung tawag nila. Kung buhay pa yung mga bata, kailangan natin sila makuha kagad. RJ! RJ! Lynette, ba't kailangan ikaw pa mag-report siya sa RJ na yan? Michael, pati ba naman yung pagbabalita ko kay RJ, bibigyan mo ng ibang kulay? Hangga't maaari sana, Lynette, lumayo ka dyan sa RJ na yan para makaiwas tayo ng gulo. Kung may gusto ko sabihin sa kanya, sabihin mo sa akin. Ako magsasabi sa kanya. Michael, pwede ba? Lynette, pinoprotektahan lang kita. Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Alam mo, Michael, sa totoo lang, nasasakal na ako sa'yo. Ang dami ko nang iniisip, huwag ka nang dumagdag pa. Yung buhay ng anak ko, nasa peligro na. Yun na lang po babasain tong gasa. Salamat, Doktora. Kadalasan, daw lang ng banaba ang ginagamit ko sa sugat ko. Kahit nung nasa amin pa ako. Kaya ang tagal matuyo ng sugat. Ang mahal kasi ng mga gamot. Napakahirap ang maging mahirap, Doktora. Magaling ka po, Kuya. Salamat ulit, Doktora. Annalyn, tapos na ako. Umiiyak ka ba? Naawa kasi ako kay Kuya eh. Tama yung sinabi niya. Ang hirap maging mahirap. Naranasan ko din dati yung walang-walang pera. Tapos may tumor sa utak si nanay nun. Kung kani-kanino kami lumalapit para lang makahingi ng tulong. Tapos kapag sa ospital, madalas humingi sila ng down payment. Kung hindi naman down payment, ang mahal lang fees. But you know, that doesn't give anyone the right to abduct someone. Oo naman. Mali naman talaga na kinidnap nila tayo. Eh kaso wala naman silang choice eh. Wala naman nakikinig sa kanila. Wala namang tutulong sa kanila. So anong gagawin nila? Wait, don't tell me naawa ka sa kanila. They're freaking abductors. Rebels! Baka nga terrorist pa eh. Zoe, mga biktima din sila. Anong biktima? Ang society, capitalism, higit sa lahat korupsyon. And we are their victims. I hope sabihin na nila kung ano ba talaga kailangan nila. Gusto ko lang umuwi. I'm scared. Ano? Tapos na ba kayo rito? Tapos na. Meron pa ba kami gagamitin? Wala naman na. Sige na, magpahinga na kayo. Sige na, dali nyo na sa kubo. Pangalan! Pasok! Si Luke! Si Luke! Thank you.
Ibabalik ko tong tatlong to. Kapalit ng kapatid ko. Dr. Tanyag, we don't negotiate with terrorists. Siguro naman naiintindihan niyo ako, may mga kapatid rin kayo. Wala akong kapatid, pero may mga mahal ako sa buhay. Ako din, wala akong kapatid, kaya hindi kita gets. Pero I will never sympathize with you because you're a criminal! Like you have a Gawin mo lahat para makuha natin si Annalyn. Tulungan mo ako. Makukuha rin natin yung mga anak na. At dito si Lynette? Yes, Ninang. Sabay silang pumunta dito kagabi. Meron ka pa bang hindi sinasabi sa akin? Moira, may kailangan ka malaman.